accelerator natin, yan, wala siyang reaction sa ibabaw. Yan, at nandito na naman tayo ngayon. So, mag-share na naman tayo sa inyo ng panibagong kaalaman na naman. So, ang content natin na ito ay napakahalaga. So, dapat nyo itong mapanood kung mayroon kayong sasakyan na ganito. So, ang unit natin ngayon ay Mazda Bongo. So, low power yung isusolve natin ngayon. So, kapag kayo ay may Mazda Bongo at ang problema ninyo ay low power yung umapa kayo sa pedal nyo at delay siya. So, yung lagpas kalahati pa yung laman bago bumirit. So, dapat ay mapanood nyo ang video natin na ito. Ang unit pala natin na ito ay marami nang tumingin dito. Yung tumingin dito ay nag-diagnose sila na injector daw yung problema dito, kaya low power. Sa mga Mazda Bongo ay ganito talaga yung common problem, yung low power. Sa ganitong trouble na low power ay maraming mga mekaniko na hindi nakakaalam dito. So marami pa talaga yung nagkakamali sa pag-diagnose ng ganitong problema. So yung iba ay kapag semi-electronic yung engine nila, Arto, at nangyari ito ay yung iba ay nag-diagnose na ECU daw yung sira, at yung iba naman ay ang sabi naman nila injection pump daw yung problema dito. So kaya ginawa natin ang video na ito para matulungan natin ang mga kababayan nating Pilipino, kasi ang problema na ito ay sobrang napakaliit lang, napaka-basic lang yung problema, pero posible na magkamali tayo dito, lumaki yung gastos natin. So bago tayo magsimula ay humihingi lang kami ng ting suporta sa inyo. Paki-subscribe lang sa YouTube channel natin. At ito na nga, simula na tayo. Yan, so ang engine dito, RF. At ito ay fully electronic. So ang problema dito ay low power. So yan yung makikita natin dito, yung mga umiilaw. So yan, napaandar na natin. So yung engine natin dito ay fully electronic, RF. So kapag ka RF, ganito yung reaction nya, iilaw tong engine dito. Yan, tapos yung accelerator natin, yan, so wala, wala siyang reaction sa ibabaw. Pero kapag binaon natin, baon natin ng sagat, doon. So yung RPM niya ay sa ibabaw wala. Wala siyang power kapag yung hatak natin ay mga kalahati lang. So wala pa siyang reaction. Pero kapag kalagpas kalahati na, hanggang pabaon, so lang siya bumibirit. So sa ibabaw ay wala. So yan yung problema dito. So ngayon ay i-share natin sa inyo kung ano lang ba yung problema dito. Sabi ng may-ari ay marami na daw tumingin dito. Tapos pinalitan na niya halos lahat. Sabi ng may-ari ay pinalitan niya na rin tong yan, yung pedal sensor na yan, pati yung isang switch ito, yung yan, yung makikita natin yung switch na yan, yan. So bago na rin yan, at yung pedal sensor na yan. Pagkatapos niyang palitan yung dalawang yan, ay ganun pa rin yung problema. So yung nag-check na mekaniko dito, sabi niya yung problema ay nasa injector na daw yung sira, kasi wala pa rin. So low power pa rin siya.
Pero yung andar ng engine natin ay maganda naman. Try nga nating i-start. Ayan. So, yung engine natin ay napakaganda ng tunog. So, wala nga siyang galaw, kahit kunting galaw. So, napakaganda talaga ng tono ng kanyang andar. Pero so, sabi nung nag-check dito ay injector daw yung sira dito. So ngayon, dinala niya dito sa amin. At ito, chinek namin. So ito, ipakita natin sa inyo kung ano lang ba yung sira dito. Dahil sa mga ganitong klaseng sasakyan, itong Mazda Bungo. So ito ang pinaka-common na problema dito, yung low power. So kayong mga nagmamay-ari ng ganitong sasakyan, dapat ay mapanood nyo ito. So yung engine natin dito ay fully electronic RF. Same lang ang problema dito sa R2, semi electronic. So kung yung sasakyan ninyo ay semi electronic lang, R2 yung engine, so tumingin kayo dito sa video natin na ito, kasi same lang ang titingnan dito. Same lang yung problema. Itong unit natin ngayon fully electronic, so nung pinandar natin ay nakailaw tong check engine nya. So ang pinagkaiba, kapag yung sasakyan nyo ay R2 lang yung engine, hindi siya fully electronic, yung semi electronic lang. So ang makikita nyo dito na umiilaw, kasi walang check engine yon pagka semi electronic lang. So ang makikita nyo na palatandaan na ganito yung problema, yung sa glue plug, kapag nagpa-andar kayo at yan ay nagbi-blink blink yan, so umiilaw-ilaw yan kung semi electronic yung Mazda Bungo ninyo. So kapag fully electronic, yun na nga ay umilaw yung check engine. So ngayon, pakita natin sa inyo kung ano lang ba yung dapat ayusin dito. Kasi yung nag-check dito na mekaniko ay so 3 linggo na siya nag-troubleshoot dito. Naubos na niya na yung lahat dito. Tiningnan niya na lahat. So sabi niya, injector na daw yung sira. Kaya yung may-ari ay kumontak sa amin at dinala niya dito yung sasakyan niya. So ngayon, pakita ko sa inyo kung ano lang ba yung sira dito at bakit nila nasasabi na injector yung problema. So ito, tanggalin muna natin tong pedal dito. So tanggalin muna natin yung buong pedal na yan para ma-explain natin sa inyo ng tama. So yan. So ayan, tinanggal muna ng ating kasama. Tanggalin muna natin. Ayan. So natanggal na natin. So sabi nung may-ari ay pinalitan niya daw na daw ito. So surplus niya daw nabili ito. At saka pati ito. So bago na tong dalawa. So ang tanong dito ay bakit bago na ito at hindi pa rin naging okay yung sasakyan niya. So posible ba talaga na nandito lang yung problema dito? So ayan, turo natin sa inyo kung ano ba ang problema ng inyong mga sasakyan kapag nag low power Mazda Bungo. So kahit ano yung engine ninyo, basta Mazda Bungo, fully electronic man yan o semi electronic, R2 or RF. So ito, ito ang tingnan ninyo. Ang problema dito ay ito. So dito kayo tumingin. Yan. So kadalasan ay ito yung mangyayari sa inyong sasakyan. So bakit wala siyang power? Dahil dito,
Oh, ayan, nakita natin. Yan, kita natin na may butas ito. Yan. So, tanong natin bakit may butas dyan. At try mga ikuan, accelerate. Yan. So, bakit may butas dyan? Ayan. So, yung gumawa dito ay hindi niya napansin ito. So, ang problema dito ay ito lang. Nawala yung parang guma dito. Yung parang sapa. So, dapat ay may guma dito na nakalagay. Ito. Ngayon ay wala na. So, siya lang yung problema. Bakit walang power ang ating sasakyan? Siya lang yung dahilan. Ito lang yung problema. So, pakita natin sa inyo kung ano bang hitsura nung nakalagay dito. Ito. Ayan. Yan. So, kita natin yan. Ayan. So, ito yung parang sapa na nakalagay dito. So, bakit ito ay nawala? So, nawawala talaga yan kasi mapuputol ito. Ayan. Pagka naputol itong ito. Matatanggal siya dito. Ayan. So, ito lang yung papalitan ninyo. Kapag wala kayong ganito, itong parang spacer na ito, ay gumawa na lang kayo ng plastic o di kaya ay guma. So, lagyan nyo na lang ng pandikit at iipit nyo dito. Install natin. So, sa may butas ay dito yan nakalagay. Yon. So, kapag na-install nyo na ito ay mahirap na itong tanggalin kasi yan matigas. Matigas to, baka mabali. So, kapag may ganito, huwag nyong galaw-galawin, baka mabali siya. Pero kapag wala kayong ganito, so pwede na to kahit anong ilagay nyo dito, pwede. Basta yung kapal niya ay mga ganito lang kakapal. So, kahit magdiferensya naman yan ng kunti, ay okay lang din yan. So, gano ba ito ka kapal? So, parang ganito lang. Ganito lang kakapal nitong tools natin. Yan, ganyan. So, pag may tools kayo dyan, ganito. So, parang ganito siya kakapal yung lagay nyo. Yung ito. So, maglagay kayo dito. Lagyan nyo ng guma or plastic. Tapos, lagyan nyo ng pandikit. Dito nyo ipadikit dito sa bracket. Yan, para kumapit siya. Kasi yung trabaho lang naman yan ay para hindi ito yung pedal natin ay hindi ito dumikit dito. Kasi kapag nakadikit ito dito, kahit anong adjust yung gagawin natin dito, ito sa ating yan. So, kahit anong adjust yung gagawin natin dito ay wala. Hindi ito magpapangsyon. So, kapag nawala yung ito, kapag nawala ito, hindi na magpapangsyon tong sensor natin, itong pedal sensor. So, kaya na yung nag-check dito ay nag-diagnose siya na ito yung sira kasi nga hindi ito nag-function. So, tama yung diagnose niya na hindi nag-function ito. Pero ang mali lang niya ay akala niya ay sira ito. So, hindi pa sira yung pinalitan niya. Ang dahilan lang ay ito lang. Hindi na siya nag pumapunction kasi hindi niya makuha yung tamang adjust. Pero kapag yung sasakyan niya naman ninyo ay ELF, so yung mga 4HG1, 4HF1, may ganito rin yon, pero kapag nawala yung ganito niya ay okay lang. So, hindi tulad dito sa Mazda. Yung Mazda Bungo lang yung naobserbaran ko na kapag nawala ito ay naglulo power siya. So, dun sa iba, so mga ELF ay okay lang, nakukuha pa rin yung adjust nila, pero dito wala.
So kaya marami ditong hindi nakakaalam. So tayo ay tinuturo natin to sa inyo kasi sobra pang daming mga mekaniko na hindi nakaalam dito. Dito lang sa amin ay siguro iwan ko lang, pero parang sa tingin ko ay ako lang yung nakakaalam nito. Kaya ngayon ay gumawa tayo ng video na tungkol dito para malaman nila at para malaman nyo rin. So kung kayo ay nagmamayari ng sasakyan at na ganito yung sitwasyon, nag low power, so ganito lang ang gawin nyo. Huwag na kayo magtawag pa ng mekaniko kasi kapag nagtawag pa kayo ay malaki na naman yung magagasto ninyo kasi mahal maglibor yung mga mekaniko kapag trouble yung problema. So ganito lang yung problema, tapos magbabayad kayo ng mahal dahil trouble nga. So dito sa setup naman dito ay lagay lang natin to sa, so ayan, kasi yung adjust nila ay kanina, so hindi na yun tama. So lagay lang natin sa kalahati kasi okay naman, lagyan na natin ng yan. So install natin, try natin kung maging okay ba. So ayan, tapos na nating ma-install. So try nating paandarin ulit. Ayan. So start. Ayan. So nawala yung check engine dito agad. So kanina ay umiilaw siya, ngayon ay wala na. So try natin yung RPM. Yan. Yan. So kahit kunting apak lang yung yan. So yan. So okay na. So yung apak natin kahit napaka kunting apak lang ay nagre-response siya agad. So may laman talaga siya. So pwede na natin siyang ma jingjing, pero kanina ay hindi mo siya majingjing kasi napakalalim niya. Ngayon ay okay na. So yun lang ang in-install natin at naging okay na. So paano ba yan? Yung sabi nung unang nag check dito, sabi nung may-ari ay 3 linggo daw ito na hindi nakatakbo itong sasakyan niya. So dahil lang dito sa low power kasi hindi niya na daw mapatakbo kasi natatakot siya kapag nagpatakbo siya ay hindi na siya makapag overtake. Paano na lang kaya kung yung sabi ng mekaniko na injector daw yung sira dito, kapag pinalitan niya yan o anong ginagawa niya dyan, kung ano pa yung ginawa niya dyan. So, kapag hindi niya ito nadala sa amin, so posible na lalaki yung problema niya. So lalaki yung gastos niya dahil posibleng mapalit-palitan na yung ano-ano pa dyan sa engine natin kasi yung problema nga natin ay nag low power. So buti na lang at nadala dito sa atin ng may-ari at naagapan natin agad yung posibleng mangyari. So ayan, solve na natin yung problema natin at hanggang dito na lamang tayo. Kung nakaabot kayo hanggang dito ay humihingi kami sa inyo ng kunting suporta. Paki-subscribe lang sa ating YouTube channel at maraming salamat.